Ikadalawamput-dalawa ng Hunyo, Sabado ng 11th week sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makapagsisilbi sa dalawang amo. Siguradong kamumuhian ang isa at mamahali naman ang isa pa. O magiging matapat sa una at mapababayaan naman ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag mag-alala sa kakanin at iinumin para sa inyong buhay o sa idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan niyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga bodega. Gayunmay, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang taas sa pagkabahala niya? At ba't kayo mababahala tungkol sa pananamit? Tingnan niyo ang mga bulaklak sa bukid, sa pagtubo ng mga ito. Hindi sila nagtatrabaho o humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit na si Solomon sa kanyang kayamanan ay di nakapagbihis gaya ng isa sa kanila. Kung ganito ang damit na ibinibigay ng Diyos sa mga damong nasa bukid ngayon at susunugin bukas sa kalan, higit pa ang gagawin niya para sa inyo, mga taong kakaunti ang paniniwala. Huwag na kayong mag-alala at magsabi, ano ang ating kakanin? Ano ang ating iinumin? O ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan niyo ang mga ito. Kaya hanapin niyo muna ang kaharian at katarungan ng Diyos at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng ito. At huwag alalahanin ang bukas sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang sariling hirap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, huwag na kayong mag-alala at magsabi, ano ang ating kakanin, ano ang ating iinumin, o ano ang ating isusuot. Hinimok ni Jesus ang mga tao na magtiwala ng lubos sa Ama sa langit para sa kanilang mga pangangailangan. Ipinaalala ni Jesus na sa lahat ng nilikha ng Diyos, tao ang pinakamahalaga kaya't kailanman hindi siya pababayaan. Hindi manhid si Jesus sa paghihirap na nararanasan ng mga kababayan niyang Hudyo sa kanyang kapanahunan. Sakop sila pare-pareho ng imperyo ng Roma at bilang isang bayan, lahat ng mga Hudyo ay tinanggalan ng kanilang mga karapatan. Karamay si Jesus ng mga kababayan niyang dumaranas ng kahirapan. Hinikayat niya sila na ibigay ang buo nilang tiwala sa Diyos na magkakaloob ng kanilang mga pangangailangan at pupuspusin sila ng panibagong tapang at lakas. Ang tangi nilang obligasyon ay isabuhay ang kabanalang itinuturo sa kanila ng Diyos. Mismong si Jesus ay nabuhay ng banal sa pamamagitan ng isang simpleng buhay. Naranasan din niya ang karaniwang mga paghihirap ng mga tao, maging ang kamatayan. At naranasan niya ang lahat ng ito. Pagsasagawa, Panginoon, batid ko pong walang anumang problema na hindi ko mapagtatagumpayan basta't kasama kita.
Thank you.